Nung una po, yun po, yung tinawagan po ako ng doctor, hindi ko pa po siya in-expect na positive. But when the doctor asked me kung ano po yung mga nararamdaman ko at that moment, and then dun yun na po sinabi na na-positive nga daw po ako. For healing. And then dun po, not totally breakdown, pero speechless po ako, and then parang I'm shocked, a little shocked, pero yun po, in-encourage naman po ako ni Doc na hindi po ako dapat mag-worry. Honestly, yes po. But not on that moment na nalaman ko na positive ako. It's mga ilang days ko pa po siya kin-question nung naramdaman ko po when I felt something inside me na nahirapan po akong huminga. Yung fear, nakaramdam po ako ng fear, and then syempre mag-isa ka lang doon, I have this moment na talagang nag-question po ako kay God. Bakit ako? Bakit inalaw niya na maging positive ako sa COVID-19? Bakit inalaw niya of all those people or sa dinami-dami ng mga tao na nasa labas, bakit ako? Kasi sobrang natakot po ako eh. Kasi nahirapan po talaga ako huminga. Sobrang sakit ng dibdib ko nung time na yun. Kaya nung time na yun lang po ako nag-question. Hindi nung time na nalaman ko nag-positive ako, nag-question kagad ako kundi nung time na nahirapan po akong huminga. Yun po yung kagandahan po na talagang may purpose po talaga si Lord. Kung bakit inalaw niya na mag-positive ako, isolated for 15 days and quarantine for 15 days. So you have that moment with God alone. Kasi mag-isa ka lang po talaga dun eh. And then, na-encounter ko si Lord through His words. Kasi marami sa day by day na kausap mo si Lord. And then, may mga words siyang ibibigay sa'yo. Yun nga po yung isang word na binigay niya. Kasi I have this journal na everything po talaga ng pag-uusap namin ni Lord, sinusulat ko. And then yung sabi niya po sa Isaiah 7:9, if your faith is not enduring, you will not endure. So yun po yung pinangahawakan ko na talagang my faith has been tested not once. And especially this COVID-19 po talaga. And then marami po kasing promises si Lord na binigay sa akin. Na sinabi niya rin po sa Acts 3:16, it was faith in Jesus that made me well. So hindi na po ako nag-worry na hindi ako gagaling or hindi ako na kagaya ng iba na hindi na po talaga sila gumaling. Sabi ni Lord, it was faith in Jesus that will made me well. So yun po yung mga pinahawakan ko na salita ni Lord na talagang dun ko po siya na-encounter sa day by day ko po talaga na pakikipag-usap po sa kanya. Kasi ang dami niya pong mga promises po sa akin eh. Hindi po siya talaga naging silent, kundi andun po yung heart-to-heart talk po namin ni Lord. And then sabi niya rin po sa, bigay ko lang po yung isang verse na sinabi din ni Lord sa Psalms 41 verse 3, the Lord will help them when they are sick and will restore them to health. So yun po talaga yung mga binigay ni Lord na mga promises sa akin na hindi niya po talaga ako pababayaan. He will heal me. Siya lang po talaga yung magpapagaling po sa akin. So, yes po. Yes, I am. I really consider myself as an overcomer because I overcome not by myself. I overcome this trials by the grace of God, by the help of His Holy Spirit, and by His words na siya po talagang nagbibigay ng lakas. Yung word niya po yung nagpagaling. And then, yun po kasi yung promises ni Lord eh, na sabi niya rin po sa Hosea 13:5, I cared for you in the wilderness and the land of the burning heat. So, isa rin po yun sa mga pinahawakan ko na talagang kinare po talaga ako ni Lord. Talagang hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan sa battle. Na talagang na-overcome ko lahat by the power of His Holy Spirit, na-overcome ko lahat ng mga
anxiety, lahat po ng mga pains, at lahat po ng mga sicknesses na naramdaman ko by the grace of God sa tulong po ni Lord. At siya po talaga yung mag-answer ng mga prayers. Kagaya po ng sabi niya sa Psalm 65 verse 2, "For you answer our prayers, all of us must come to you." So yun po yung gawin po natin, na lahat po tayo ay dumulog sa Panginoon. Lahat po tayo ay lumapit sa Kanya in our prayers, kasi all things are possible unto God. Minsan po nawawalan tayo ng pag-asa, minsan so, especially in this time of pandemic, na ang iba nawawala na po yung faith nila sa Panginoon, ang iba nagko-question sila, bakit sila, or ano. Ang sagot lang po dyan na ilapit po natin yung sarili natin sa Panginoon, kasi siya lang po yung makakapagsagot ng mga katanungan natin, siya lang po yung great healer po natin, especially po this time ng pandemic. Talagang this is the time that we need to call, we need to connect po sa Panginoon, yung heart po natin, kailangan po natin i-connect sa Panginoon, and we need to believe that God is in control. We need to believe that God is the great healer. Siya lang po talaga ang makapagpagaling sa atin, whatever po yung nararamdaman po natin. And COVID-19 po cannot do anything in our body unless we allow it to consume our body. So pag nalaman po natin na positive tayo, we need to, directly po, we need to ask God, we need to pray, and not to worry. Because worry can harm ourselves. Wala pong may tutulong yung worry, kundi maging worse lang po yung situation natin. But if we rely on God, we rely on the power of the Holy Spirit that will intervene in our body, God will do the possible, the impossible into possible, and He will heal us. The Lord is our great healer. Yun lang po yung masasabi ko po. At talaga binibigay ko po yung glory sa Panginoon, because without Him, hindi po ako maging overcomer. Without Him, there's no victory in my life. So, patuloy ko pong binibigay po talaga yung glory sa Panginoon. All glory and adoration belongs to Him. Because without God in my life, I am not, hindi po ako matatawag na victorious Christian. So, yun lang po, and glory to God. Thank you, sis.